Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na was sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang taong at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparano sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbuting kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Lingin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta, kaya Panginoon dinggin, ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipaninyo ang ipanang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkob upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumangak ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Inilahad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga pananambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ng Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? O kay tamis ng namnamin ang utos mong bigay sa amin? Ulitin po natin. O kay tamis ng namnamin ang utos mong bigay sa amin? Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliyo. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot iyaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan na matamoy iyaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang napapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila
sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya na ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na dito po ay sinasabi sa kanya na kanin mo ang aklat na ito at pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ang aklat ni Propeta Ezekiel ay naglalaman ng mga pangitain, no? Yung pakikipag-usap ng Panginoon kay Ezekiel, paano niya inihahatid o ibinibigay yung mensahe, ito ay sa pamamagitan ng pangitain. At sa kanya pong nakita, ito nga po yung aklat, no? At ito'y ipinakakain sa kanya. At ng kanya pong tikman at kainin, nalasahan niya na ito na parang pulot pukyutan. So magandang mapagnilayan natin, no? Ano ba ang ating mga isinasaksak sa ating mga isipan? Ano ba yung mga aral, no? Kasi ang aklat ay naglalaman ng mga aral ng Diyos. So ano ba yung mga pinapakain natin sa ating mga isipan? Dahil kung ano ang laman ng isip, yun ang madalas na lumalabas sa bibig. So, masusuri din natin. Kaya nga, di ba, yung level ng katalinuhan o karunungan ng isang tao ay malalaman mo sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Kung mababa ba, o may kataasan, o kung ano man, nasa pagsasalita ng isang tao. Hindi yung manner, no, kundi yung nilalaman ng kanyang mga sinasabi. Kaya isang magandang makita natin, sa Ebanghelyo, lumapit sa Jesus ang mga alagad kay Jesus at ang kanila pong concern, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pinakadakila. No? Ibig sabihin sino bang pinakamagaling? Sino bang pinakamahusay? At kapag yun ang, no, laging isinasaksak ng tao, dapat maging magaling. So ano nangyayari? Sino ang nako-compromise natin? Ang mga bata. Na siya rin namang pinapaingatan sa kanyang mga alagad na huwag mawawala ni isa man sa kanila. Pero sa panahon natin, ano nangyayari? Either gagamitin natin yung mga bata para matupad lang yung pangarap nating maging pinakamagaling, pinaka number one, pinakamayaman, pinakasikat, lahat na. Ilan ba yung dahil sa kagustuhan na maging top sa kanyang karir, ang napabayaan ay mga anak? O kaya naman, no, marami po yung bata pa lang, sa murang edad, isinasaksak na sa kanyang isipan, sa kanyang kukote, kung paano dapat ang kanyang maging pagkilos para pagdating ng araw,
siya naman ang magkakaroon ng posisyon. Ay yung, di ba, yung mindset, yung behavior, yung attitude no, ng mga bata ngayon, sasabihin natin lagi, ibang-iba na. Eh kasi kung paano natin minomotivate yung mga yan? Namomotivate ba natin sila gamit ang salita ng Diyos? O namomotivate natin gamit ang pamamaraan ng mundo? Na kahit na may masagasaan, kahit na may masaktan, kahit na manloko, basta't maging number one ka lang. Yan ngayon, di ba po, no? Sa panahon natin, bata pa lang, uhubugin na natin para maging nasa posisyon. Bata pa lang, yung motivation na dapat makapaglingkod sa bayan, mukhang iba na. Kaya, bata pa lang, andyan na yan sa barangay, either magiging SK chairman, kasi ang pinakapangarap ng magulang, ikaw ang magiging mayor. Ikaw ang magiging senator. Ikaw ang magiging presidente. Birang-bira yung bata pa lang, ikaw ang magiging susunod na pari. Kasi pag doon, maraming pera. So pera, pera. Kaya lahat ng kilos, lahat ng buwan ng bibig, patungkol sa pera. Wala yung paano makapaglingkod. Na bata pa lang, dapat inuhubog na kung paano yung magkaroon ng yung pagsasakripisyo ng sa sarili, pagbibigay, at hindi no, kabig ng kabig, hingi ng hingi. Kaya, nasaan ang mga bata? Naliligaw na na landas. Napapariwara. So, muli, pag nilayan natin na mabuti, kasi dyan din natin makikita, no, ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang kasangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nanagtutulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagturusa
dahil sa kulupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa minsang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami itubusin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walahanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ng aming kakain. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming ipahintulong sa lukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kabayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kabayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Manal na paring sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakin at pagmamahal. Paring sa Nicolas.
at Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos upang sa mga mahihirap at nagugutom ihatid mo Dasalin po natin ang Santo